Bago tayo tumungo sa ating topic, ay magkaroon muna tayo ng isang maiksing review tungkol sa basic concepts ng fraksyon. Mayroon akong halimbawa dito, which is 1/2. Ano nga ba ang tawag natin sa number na nasa itaas at sa number na nasa ilalim ng ating fraksyon? Ang 1 na nasa itaas ng fraksyon natin ay tinatawag nating numerator. At ang 2 naman na nasa ilalim ng ating fraksyon ay tinatawag nating denominator. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang pagkakaiba ng similar fractions with dissimilar fractions. I-compare natin ang similar at dissimilar fractions sa pamamagitan ng ating mga halimbawa. Ang unang set natin ay 2/5, 1/5, at 4/5. Tingnan natin ang kanilang denominators. Mayroong pare-parehong denominators ang ating given, which is 5. So, ang tawag sa set na ito ng ating fractions ay similar fractions. Samantala, ang susunod na set naman na mayroong 1/4, 2/7, at 2/3 ay tinatawag nating dissimilar fractions. Bakit dissimilar fractions? Sila ay mayroong iba-ibang denominators. So, kapag iba-iba ang denominators, ang tawag natin ay dissimilar fractions. Mahalagang malaman natin kung ano ba yung mga tamang steps sa pag-add or subtract ng fraction upang maiwasan natin yung pagkalito o kaya naman maiwasan natin yung common error pagdating sa operations ng fraction. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa sa common error ng pag-add ng fractions. 1/5 + 2/5. So, ang gagawin dito is ia-add yung numerator at ia-add din yung denominators ng ating similar fractions, which is hindi tama. Isa pang halimbawa ay sa dissimilar fractions. Ganun din, ia-add ang numerator and then ia-add agad-agad yung denominators, which is, again, this is wrong. So, ano nga ba yung mga tamang steps natin sa pag-add or sa pagsusubtract ng fractions? Alamin natin sa pamamagitan ng mga sumusunod na halimbawa. Umpisahan natin with addition and subtraction of similar fractions or yung mga fractions na may pare-parehong denominators. Ang una nating example ay 4/7 plus 5/7. Kapag ganyan ang ating given, ang gagawin natin is kopyahin muna natin yung denominators nila, which is 7. Kokopyahin lang, hindi ia-add. So, 7. Ang gagawin natin naman ngayon sa numerators, ia-add natin. 4 plus 5, that will give us 9. So, ang sagot natin ay isang improper fraction. Pag sinabing improper fraction, mas mataas ang numerator kesa sa denominator. Pwede natin itong i-convert into mixed number. Okay, kung saan magkakaroon tayo ng whole number at isang fraction. Paano natin 'yon gagawin? Ang process natin is yung usual way ng pagde-divide. I-divide natin si 9 by 7. 9 divided by 7, that will give us 1. And then magkakaroon tayo ng remainder na 2. So paano natin 'yan aayusin? Si 1, siya yung magiging whole number, and then si 2, siya yung numerator natin, and 7 is our denominator. Ang magiging answer natin sa mixed number ay 1 2/7. Next example. We have 5/8 minus 3/8. Same ulit tayo ng denominator. So, ang gagawin lang natin is kokopyahin natin ang ating denominator na 8. Tsaka natin ipagsusubtract ang numerators na 5 and 3. So, 5 minus 3, the answer is 2. So, hindi pa ito yung ating final answer kasi hindi pa siya naka-lowest term. So, titignan natin lagi ang ating sagot kung naka-lowest term na o hindi pa. Get the lowest term of 2/8. Anong gagawin? I-divide natin ang numerator and denominator by 2. Bakit 2? Kasi si 2 yung greatest common factor ni 2 at saka ni 8. So, 2 divided by 2, that will give us 1. And then 8 divided by 2, that will give us 4. So, ang ating final answer ay 1/4.
Ngayon naman ay mag-proceed tayo sa addition of dissimilar fractions. Dissimilar fractions na ang ating magiging example, ibig sabihin magkaiba na ang ating denominators. Hindi na natin pwedeng i-apply yung steps kanina kasi hindi magkapareho ang ating denominators. So, kapag ganito, ano ang dapat nating gawin? Ang unang gagawin natin is to identify yung tinatawag nating LCD or yung least common denominator ng 1/4 at 2/5. Paano natin gagawin yon? Ilista natin yung multiples ni 4 at saka ni 5. So, paano? Ang multiples ni 4 ay ang mga sumusunod. We have 4 followed by 8 and then 12, 16, 20, and so on. Tuloy-tuloy pa yan. Nag-stop na lang tayo sa 20. Let's proceed with 5. Ilista din natin yung multiples ni 5. So, we have 5, and then 10, 15, next is 20, 25, and so on. Ngayon, obserbahan natin yung multiples ni 4 at multiples ni 5. Anong number ang pareho sa kanilang dalawa? Tama. Ang parehong number is 20. So, ang common multiple or least common multiple ni 4 at ni 5 ay 20 na gagamitin natin bilang denominator ng ating magiging sagot. Okay? So, kung meron na tayong least common denominator, ano nang next step natin? Kuhanin natin yung nasa numerators. So, ang gagawin natin is i-divide si 20. Dito muna tayo sa unang fraction, 20 divided by 4, kagaya ng nakikita nyo dito sa taas. Divide natin, ang magiging sagot is 5. And then yung answer natin na 5, i-times natin ngayon sa numerator, which is 1. Ulit, we have 20 divided by 4, ang sagot ay 5. Times 1, magkakaroon tayo ng sagot na 5. Yun ang unang numerator. Sunod, kopyahin natin yung addition sign. So, magkakaroon tayo ng ano yung kasunod natin na numerator. Ganun ulit ang ating process. 20, yung LCD divided by 5, yung pangalawang denominator. 20 divided by 5, ang sagot ay 4. And then, yung sagot na 4, i-times natin sa numerator na 2. So, magkakaroon tayo ng 8 na sagot. So, yan na siya. Eto na, meron na tayong numerators at meron na tayong LCD which is 20. Ang gagawin na lang natin ay ipag-add natin yung nasa ibabaw. Kopyahin lang natin yung ating denominator na 20 and then 5 plus 8, we have 13. Tignang mabuti kung ang sagot natin ay naka-lowest term. Kapag naka-lowest term na, ibig sabihin, that's our final answer. Mag-proceed na tayo with subtraction of dissimilar fractions. So, ang ating magiging example ay 3/4 minus 5/7. Halos same lang ng process doon sa kanina, kaibahan nga lang, ngayon tayo ay nasa subtraction. So, ang gagawin natin, kuhanin natin yung LCD or least common denominators ng 4 at ng 7 or ng 3/4 and 5/7. Kunin natin ang multiples ni 4 at ni 7. Ilista ulit natin. So, umpisahan natin with 7. Pwede namang mauna si 7 o kaya si 4. Okay lang yon. So, 7 and then followed by 14. Anong kasunod? 21. We also have 28, 35, and so on. Pwedeng tuloy-tuloy pa yan. Next naman, dito tayo kay 4. Ang multiples ni 4 ay 4, followed by 8, and then 12, 16, 20, 24, 28, and so on. Okay, obserbahan natin si 7 and 4. Multiples nila. Anong common? Yes, ang common natin na number is 28. So, si 28 ang gagamitin natin bilang LCD or least common denominator ng 3/4 at 5/7. Okay, ilista na natin ang ating denominator na 28. Ang next step natin is hanapin yung nasa ibabaw na numerators. Same step kanina, ito ang ating gagawin. 28 divided by 4, unang denominator, ang sagot natin is 7. So, si 7, nasagot natin, ita-times natin sa numerator na 3.
So, magkakaroon tayo ng numerator na 21. Ulit, 28 divided by 4, answer ay 7. And then, times 3, magkakaroon tayo ng 21. Kopyahin natin ang subtraction sign. And then, ganun ulit yung gagawin nating process. 28, i-divide naman natin sa pangalawang denominator, which is 7. Magkakaroon tayo ng answer na 4. And then, si 4 times 5, magkakaroon tayo ng sagot na 20. So, ayan na. Ang numerators natin ay 21 minus 20. So, ang final answer natin, kopyahin natin si LCD na 28. And then, 21 minus 20, the answer is 1. And this is now our final answer, 1 over 28. I-try naman natin ang addition and subtraction of dissimilar fractions. This time, magkakaroon tayo ng tatlong fractions. 2/3 minus 3/5 plus 1/15. So, kunin natin yung LCD between 3, 5, and 15. Ano ba yung multiples ng tatlo na yan? Ilista muna natin para makita natin yung common sa kanilang tatlo. So, makikita natin dito na sa 3, okay, we have 3, 6, 9, 12, and then 15. Ang 5 naman, we have 5, 10, and 15. Sa 15, inilista na lang natin ay yung number 15. Kasi kung mapapansin natin, ang common sa kanilang tatlo na multiple is 15. Okay, so si 15 ang gagamitin natin bilang LCD or denominators ng tatlong fractions. So same process, ang gagawin natin para makuha yung nasa ibabaw is to divide sa denominator, saka natin imumultiply sa numerator. So 15 divided by 3, the answer is 5. And then 5 times 2, we have 10. Next, kopyahin muna natin yung ating subtraction sign. So 15 divided by our second denominator, which is 5, answer is 3. So 3 times 3, magiging numerator is 9. And then, kopya si addition sign. So last na tayo, 15 divided by 15, ang sagot natin is 1. Times 1, so magkakaroon tayo ng numerator na 1. And then, isi-simplify lang natin itong numerators. So 10 minus 9 plus 1, ano ang ating magiging sagot? So magkakaroon tayo ng 2 over 15 or 2 15ths. So eto na ang ating final answer. Okay? So tandaan, same lang ng process na ginawa natin kanina. Kuhanin muna si LCD and then saka natin kuhanin ang numerators and then simplify. And that's it para sa topic natin na addition and subtraction of simple fractions. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.